Alam nyo ba na pwede na nating pagkakitaan yung lumang notes natin from school? Wow. And dito na nga yung total documents na na-upload natin dito. And currently, meron na tayong total earnings dyan na $1,185 or 65 to 66,000 pesos. And ayan, kayang-kaya nyo rin yan as long as natatabi nyo pa yung mga old documents or notebooks nyo from school. Libre, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwede mong pagkakitaan online. Ngayon nga mga classmate, namimigay na po tayo ng libreng 200 pesos. Doon po sa mga magko-comment, makikita niyo yung hashtag word dito sa video na ito. And in this video, meron akong i-share sa inyo na isang home-based job na pwede sa lahat, na kung saan kikita tayo sa pag-upload lang ng mga study documents, like yung mga sinusulat natin na nag-aaral pa tayo, mga practice quizzes, old assignments, past exams, at marami pang iba. Maganda to kasi wala tayong ilalabas na pera, talagang mag-upload lang tayo at kikita tayo ng up to $10 kapag ka merong gumamit ng document na in-upload natin. Wow. So now, alamin na nga po natin kung ano at paano nga ba yung sinasabi ko sa inyo. So wag na nga po natin patagalin pa. Let's get started. So mga classmate, ang platform nga na gagamitin natin para sa process na ito ay ito pong si StudyPool. And to start earning here, click nyo nga lang po yung link na nandyan sa ating description box and pinned comment below para ma-route po tayo dito sa kanilang main website. And here, ang una nga po natin kailangan gawin is to create an account for free. And to do that, select lang po natin itong sign up button. By the way mga classmate, lahat ng process na gagawin natin today ay pwede rin po nating magawa gamit ang ating cellphone. Pero right now, desktop view nga po muna yung ipapakita ko sa inyo para nga po mas malinaw. So now, going back, para nga po makapag-proceed tayo sa pagsasign up, kailangan lang po natin mag-provide dito ng active email address, and then gagawa nga lang po tayo dito ng username natin, and here, magkikreate lang din po tayo ng unique password. After that, kapag na-fill up na nga po natin lahat yan, isaselect lang po natin yung create account. And also dito, para makagawa rin tayo ng account, meron po tayong option na mag-link ng ating Google or Facebook account. So, pili na nga lang po kayo kung ano yung gusto nyong gamitin. So, now, ayan, once na nakapag-create na nga po tayo ng account, mareroute na po tayo dito sa kanilang main dashboard. But here nga, bago po tayo mag-proceed sa kung paano nga ba tayo kikita dito, alamin nga po muna natin kung ano nga ba itong si StudyPool. So, itong si StudyPool, mga classmates, is an online global learning platform that helps students of all levels with their studies. Nag-offer sila dito ng mga services na makakatulong sa mga students like online Q&A tutoring and a database of millions of study documents called the Notebank. So here, meron silang tinatawag na online Q&A tutoring. So ibig sabihin, merong tutor na magtuturo online sa mga students. Aside from that, meron silang database of millions of study documents called the Notebank. So technically, ginagamit itong platform na ito ng mga students na nag-sign up sa kanila para matulungan sila sa kanilang studies or if they need extra resources para sa kanilang studies. And now, ayan, ito na nga, paano nga ba tayo kikita dito? So here mga classmate, we have two options para kumita. So number one is to become a tutor here at StudyPool. So basically, as a tutor, kailangan mong tulungan yung mga students sa mga homeworks and studies nila para tayo ay kumita. And syempre, merong mga qualifications yan na kailangan nating i-meet bago tayo maging tutor. So technically, hindi yan para sa lahat. Kaya doon naman papasok yung second option natin para kumita dito. So ito kahit sino pwedeng gawin to. So ayun nga po yung pag-upload at pagbenta ng mga old study documents
documents natin sa kanilang notebank. And here, napakadali lang yan at wala tayong kailangang ilabas na pera or puhunan para magawa yan. Basta kailangan mo lang meron kang study documents or notes na pwede mong ibenta. And speaking of that, ano nga ba yung mga documents na yan? So here, the common document types na pwede nating ibenta is yung mga class and lecture documents kagaya nito. And yung mga practice problems, practice quizzes, yung mga old exam study guides, past paper, and yung mga old homeworks natin. And dito kahit na handwritten pa yan, okay lang yan as long as na maganda or malinaw yung pagkakasulat. And dito pa kahit na ano pang language and subject ay tinatanggap dito. So now, ayan, pakita ko nga sa inyo yung mismong process kung paano nga ba natin magagawa yan. So tayo nga yan, meron tayong notes dito. Ito nga po yung notebook natin nung college. So sa mga hindi nga po nakakaalam, ayan, meron nga po tayong degree in finance. And I'm sure makakatulong po itong mga notes natin sa mga finance student na nag-aaral din ngayon. And since handwritten nga po ito, kailangan muna natin yan ma-convert into PDF. And to do that, gamit nga po tayo dito ng CAM scanner. And ito mga classmate, free application po yan. Wala tayong kailangang bayaran. And pwede nga po natin ma-download yan sa Play Store and App Store. So now, once na meron na nga po tayong CAM scanner, kailangan nga lang po natin i-scan yung study document or yung notebook natin para ma-convert nga po siya into PDF. And to show you the process, once na nandito na nga po tayo kay CAM scanner, i-select nga lang po natin yung camera icon na nandito sa baba. And then after that, i-scan nga lang po natin yung documents na gusto po natin i-convert into PDF. So once na okay na yan, i-capture lang po natin yan and automatically mako-convert nga po yan into PDF file. And then ito, once na naka-PDF file na yung notes or yung study document natin, balik na tayo kay study pool. So now, ayan, para nga po mapagkakitaan natin yung study notes natin, select lang po natin itong cell document sa taas. And then after that, select lang po natin itong upload more files and i-attach nga lang din po natin yung study notes na kinonvert natin into PDF kanina. And ayan, so ito upload completed na nga po yan. So ihintayin na nga lang po natin yung review ni study pool for quality checking. And then mga classmate, once approved, makikita nyo nga po yung accepted note dun po sa in-upload nating documents. And ang exciting part mga classmate, kapag ka-approved na yung documents natin, is that pwede na tayong makapag-earn ng up to $10 each time na merong student na bibili ng documents natin. At take note ha, passive income yan kasi unlimited yung earning potential ng isang document lang na i-upload mo dito. So again, yung isang document mo, pwede yung bilhin ng paulit-ulit. So diba ang galing yan? Kasi kung mas marami kayong notes na ma-upload, mas malaki yung chance yung kumita ng malaki. So kagaya natin na yan, marami tayong notes na na-upload na dito. So talagang in-upload natin lahat dyan. And helpful din talaga na na-preserve ko yung notes ko ng college. Kasi tignan nyo naman na pakinabangan natin yan ngayon. So now nga, pakita ko rin sa inyo yung mga recent notification natin dito na kung saan naka-receive tayo ng passive income na $10 each document na in-upload natin dito. So ayan, iba't ibang study documents nga po yan and meron nga po tayong natanggap dyan na $10. So now mga classmate, ayan, pakita ko naman po sa inyo kung paano naman tayo makakapag-cash out dito. So here mga classmate, sa main dashboard, select lang po natin itong menu button sa may upper right. And then after that, itap nga lang po natin yung My Balance. And then here, ayan, makikita nga po natin yung recent earnings natin na $1,185. And meron nga lang din po ditong withdrawal instructions na kailangan nating basahin. And then once na okay na nga tayo dyan, select na po natin yung withdraw money. And then here, ayan, meron nga po silang iba't ibang payment method. So merong Payoneer, PayPal, Wise, Western Union, ACH, Bank Deposit, Via Check, and M-Pesa. So for me, dito ang ginagamit po talaga natin is si PayPal. Pero currently, meron nga po siyang slight delay. So nag-transfer nga po tayo dito kay Payoneer. So ayun namang Payoneer mga classmate, halos kaparehas lang din po yan ng PayPal. At ang maganda pa nga dyan, direct na po yan sa ating bank account. And kung meron kayong GCash card, pwede po natin gamitin yan dito para directly nga po yung papasok sa GCash. And ayun, so I think that's it mga classmate. So diba, simple as that, pwede na ating pagkakitaan yung mga notes natin from our school. So basta i-follow nyo nga lang po yung steps na tinuro natin dito. And ayun, so I hope you like this video and please
share this video para mas marami pa tayong matulungan na gustong kumita online. So, that's goodbye for now. See you on my next video.